Hi everyone and welcome back to our channel. If you're new here, hello, I am Mami Kara and welcome for another video. So for today's video, I'm going to share with you yung mga stuff or newborn stuff that I bought for my baby na pinagsisihan kong bilhin. A lot of you siguro mag-agree sa akin and mag-disagree din sa video na to. But it's okay kasi iba-iba naman yung babies natin. Kung matagal ka na sa channel namin, at nanonood ka ng mga hauls, you know guys or you know mommies that talagang essentials lang yung binili ko for my baby. And kung ano lang talaga yung I think as the first time ang magagamit ko, despite na essentials lang sa tingin ko ang mga pinagbibili ko, meron pa rin akong pinagsisihang bilhin. And I am going to share that with you. I am not against sa mga brands na ipapakita or makikita nyo sa videos na itong mga mommies ha. This is based on my personal experience lang. Lahat ito binili ko na pinagsisihan ko talaga. So, let's go! Let's start! So, una kong pinagsisihan is buying. Grabe, ito talaga, sobrang ko talaga itong pinagsisihan. Nursing pads na disposable. Grabe, alam ba, hindi naman ito mahal, pero super pinagsisihan ko kasi, kasi ba't ako bumili nito? Eh, meron namang tela, lampin dyan. Ba't pa ako nagganito? So, yan, mga mommies, I hope na hindi nyo ako gayahin. Some mommies, of course, they consider buying disposable pads. Siyempre, pag on the go kayo. Pero ako, pinagsisihan kong bumili nito. Sana letdown catcher na lang yung binili ko, hindi ito. And of course, isa pa, grabe talaga, sobra-sobra kong pinagsisihan. As in, ito yung pinakamalala kong pinagsisihan. Is this one. Oh my gosh, sobrang sayang yung pera ko dito. This is a breast pads din siya, pero washable. And super pricey nito. Like, alam mo yun, nabudol ako. Charot, nabudol ako ng sales lady. Pinagsisihan ko talaga to ng matindi. Like, super... 800 pesos yata. Ito sobrang mahal, di ba? Sayang talaga. Balik nyo na lang yung pera ko. Anyways, next kong pinagsisihan mga mommies is buying this. This is a oral care set. Sayang. Sana alam ko na dati pa para hindi ako nagsayang ng pera. Hindi ko siya nagamit kasi breastfeeding kami ni baby and pag breastfeeding kasi hindi na nililinisan yung dila. Unlike sa mga formula fed, never kong nilinisan yung dila ni baby. So, super sayang din ito. At ko ba ito binili? Nabudol pa rin ako. Next stuff that I regret buying. Oh my gosh! Ito, pinagsisihan ka talaga talang bongga. Totoo talaga na dapat hindi ka bumili ng maraming sabon, shampoo, kay baby, lalo pag newborn babies. Kasi, iba-iba yung babies natin. Iba-iba yung skin nila. May mga babies na super sensitive yung skin. May mga babies naman na sensitive and may mga babies na normal. So, pag newborn kasi, kailangan mo munang i-assess yung skin type ni baby. So, I suggest mga mommies, ang tip ko sa inyo is, huwag kayo bumili ng mga sabon na marami. Or, kung bibili man kayo, huwag yung maraming klase. Hindi naman ako against dito sa brand na to, but ang pinagsisihan ko kasi is buying different types. Like this one. This one is bath and wash for body. Ito naman, wash and shampoo, hair and body. Tapos this one, shampoo. And yeah, this one's body din. So, nalungkot lang ako. Sana alam ko na before pa na hindi kailangan ng babies natin ng shampoo. Alam mo yun, hindi nila need ng shampoo. Nakabili na ako, sa ako lang nalaman na our babies don't need shampoos pala. Yung mga sabon na yan is hiyangan talaga for our babies. And pinagsisihan kong bumili ako ng marami nito. And I am not against this brand ha. Kasi per my babyspedia, hindi daw ito for newborn. Ang maganda daw for newborn is the gentle skin tensor. Naloka ako nung sinabi niya yon, kasi ang dami ko nabili. Super sayang yung pera. But anyways, yeah, ako na lang gagamit nito. Ganun na lang, para pampalubang loob. Next naman, mga mommies, is I regret buying or purchasing. Ito talaga, super pinagsisihan ko to kasi napadala ako, nagpadalang pabudol. Siyempre pag may mga matatanda sa bahay or bumisita or siyempre may mama ko or mother-in-law ka, sinasuggest talaga nila na mag
lagyan mo si baby ng mansanilya. And I learned na some babies hiyang, some babies hindi hiyang. And unfortunately, my baby is not hiyang sa mansanilya kasi nag-burn talaga yung chan niya nung nilagyan ko. And hindi niyo naman ako masisisi kasi I'm a first-time mom and alam mo yun, sabi-sabi ng matatanda. And nakawa ko sa baby ko, pinagsisihan ko talaga na bumili ako nito and ginamit ko kay baby kasi nakaawa talaga ako nung nakita ko yung chan ni baby na nagmula-mula tapos nagbalat-balat. Like, nagsama akong nanay. Charot lang. Pero ayun mga mommies, si baby ko hindi hiyang dito. Pero some of you I know na gumagamit nito. And okay lang naman yun. Kung hiyang yung baby nyo, okay lang naman. But yun nga, isa yun sa pinagsisihan ko na sayang, sana hindi ko binili. Kasi tingnan nyo naman, oh, walang bawas. Parang once or twice ko lang siya nagamit. So next mga mommies, ang isa sa pinagsisihan ko is, okay, mawiwindang kayo sa sasabihin ko. Charot. Isa sa pinagsisihan kong bilhin, mga mommies, is... Okay. Alam nyo na breastfed si baby or breastfeeding and I am directly feeding my baby. And yeah, isa yan sa pinagsisihan ko. And sa unang haul ko, meron akong binili na Nook na brand ata yun. And mahal din siya ha. Like, 700 or 800 ko ata nabili yung dalawang bote. Pinagsisihan ko rin siyang bilhin somehow. Kasi, yun nga, hindi naman nagbobote si baby. And somehow kasi, nagagamit ko naman siya ngayon as storage bottle ng mga naiipon kong milk. But, kung iisipin mo, super mahal. Like, 800 para sa dalawang bote. Super mahal para maging storage bottles ko lang, diba? And, sana bumili na lang ako ng 200 na apat na. Sana alam ko na before. Sana alam ko na yun before. Oh my gosh. So, now you know, mga mommies, huwag kayong bibili ng mga bote. Lalo na kung aim ninyo is breastfeeding and directly feeding si baby. And kung stay at home mom ka naman, hindi mo kailangan ng bote. And this one, ito pinagsisihan ko tong Komotomo na to. Kasi, ang mahal. 1,000, isang bote lang. And hindi siya okay or hindi siya pwedeng gamitin. Or hindi siya suitable sa UV sterilizer. And as we all know, UV sterilizer ang meron ako sa bahay. Not so. Okay, next. Isa sa pinagsisihan ko, mommies, is buying booties. Alam niyo yung newborn booties right now? Inago ko na kasi. Alam niyo yung newborn booties na ganito? Yan. Yung ganyan. Yan. Ito, pinagsisihan kong bumili ako ng maraming ganito. Like, 7 ata na pirasong ganito. Hindi naman marami. Pagsisi ako bumili ako nito, sana medyas na lang or socks na lang talaga. Kasi ito, natatanggal ni baby. Madali siyang matanggal. And mabilis siyang kalakihan talaga ni baby. Pang newborn lang talaga siya. First few weeks lang niya nagamit talaga. And socks na siya talaga. And somehow, pinagsisihan ko din yung mittens. Kasi parang 1 month siya, tinanggalan ko na siya ng mittens. And isa pa, buying this kind of swaddle. Pero syempre, a lot of you know, kung nanonood kayo sa mga previous hauls ko, na muslin talaga yung binibili kong swaddle for my baby. And hindi naman niya nagamit as swaddle. Nagamit lang niya sa ibang mga bagay. But buying this, though isa lang naman yung nabili kong ganito, ganitong swaddle. Kasi my baby hates swaddle. Ayaw niya talaga. Ayaw niya. Talagang kumakawala siya pag nagsiswaddle siya. But yeah, iba-iba naman yung babies natin. So may babies na gusto iswaddle. May baby naman na ayaw talaga. And isa yung baby ko sa ayaw magswaddle. And yeah. So next naman na pinagsisihan ko mga mommies is buying shoes. Bumili lang naman ako ng 4 na pairs ng shoes. Until 6 months naman siya. But hindi siya kailangan talaga. Somehow, nagsisisi akong bumili ako ng 4 na pairs. Lumura lang naman to. Sayang din eh. So, yun. Para maiwasan nyo din, mommies, huwag nyong bilhan si baby ng shoes. Better bilhan nyo lang ng socks or what. Kasi yun talaga gamit na gamit. Pero yung shoes na ganito, no? For, ano lang to, fashion or design. Pero kung fashionista kang mama, okay lang naman. Pero ako kasi, super ano ako, simpleng camera lang kay baby. Wala akong ek-ek masyado. Eh, yeah, pinagsisihan ko. Bumili ako ng mga shoes. So, next naman, mga mommies, is buying sheneng! So, this is a playmat. Hindi naman sa nagsisi, pero
di ba, my baby now is 4 months and hindi ko siya nagamit. Hindi namin siya nagamit and ayoko siyang gamitin kasi parang ang dirty pala niya. Parang nabanggit ko dati sa haul ko na madali siyang linisin or what. Pero na-imagine ko parang ang hirap pala niyang linisin. Mabuti hindi ko pa binubuksan. Hindi ko pala ginagamit kasi ngayon ang ginagamit namin ni baby is kutsyon. So kutsyon is okay na din. And bakit na ako bumili niyan? I know some of you mga mommies nagagamit talaga yung playmats for your babies. Pero ako, sana hindi ko na lang siya binili kasi hindi naman siya kailangan. Last but not the least, mga mommies, maluloko kayo sa sasabihin ko kung ano yung pinagsisihan kong bilhin is baby's crib. Yes. Nagsisi akong binili namin yun kasi kami ni baby ngayon co-sleeping kami. So, walang gamit yung crib. Kasi ayaw din niya magpalapag, mga mami. Sige nga, itaas niyo yung kamay niyo. Kung sino yung mga mommies dyan na katulad ko na I have a very super duper ultra magnetic clingy baby. Ayaw magpaiwan sa crib. So, yan. Isa sa pinagsisihan ko, ba't kami bumili ng crib? Sana kutsyon na lang kami, sa salapag na lang kami. Natutulog, diba? Sayang. Pero, somehow, pampalubag loob. Pagagamit naman ni baby yun kahit na ilang taon na siya, nagiging playpen naman yun. And okay na din, pero hindi siya goodbye kung ngayon. Kung mababalik lang yung oras, kung bibiling ko siya o hindi, siguro pass na muna ako for buying crib kasi hindi siya talaga essential. And syempre, kung crib pinagsisihan kong bilhin, pinagsisihan ko rin bumili ng mga sapin, kama nun. And bolsters, okay, nagagamit naman natin. Pero yung unan ni baby sa ulo, no. I regret buying that also. And comforter, okay, kasi pang sapin ni baby sa lapag, pag nilalapag namin siya. So that is all mga mommies. If you are currently pregnant, planning to buy baby stuff, and kahit daddy, consider nyo muna yung mga bibilhin ninyo. Think before you buy. Charot lang. Kay mga mommies, ano yung mga pinagsisihan yung binili nyo sir, baby ninyo? Comment down below. So that is all mga mommies. So kung bago man kayo sa channel namin at kung gusto nyo ng mga gaytong content about motherhood, first time moms, family vlogs, and travel vlogs, DIY vlogs, subscribe kayo sa channel namin and follow us on our Instagram account kasi doon kami lagi nag-update. And yeah, that is all. See you all on our next video. Bye-bye!